Magandang araw mga daddies. So, Daddy EA po, naglilingkod ulit sa inyo para magturo sa inyo ng step by step sa paggawa ng rat look. Ngayong araw na to, meron po nagpadala sa atin si Sir Steve Ang. Galing pa po siya ng Binondo. Yung pipe po na pinadala niya is para sa motor na PCX. Ito po yung version 1. Bali, naka-rat look na siya. Pero ang sabi niya sa akin ay dismayado siya sa gumawa nito kasi hindi niya nakuha yung itsura at angas na gusto niya. Okay naman eh para sa akin yung itsura niya. Okay siya, literal na rat look siya, pero makintab. Ayan no. As in rat look talaga. Maganda, maganda yung pagkakagawa nila. Ang kaso, yung owner nito is hindi pala trip yung mga gantong itsura. Kung makikita nyo, meron siyang yung sa grinder ba to? Alam ko sa grinder to eh. Sigurado ako sa grinder yan. Eto rin. Ayan ang hindi nagustuhan ni sir. Meron din dito, may mga pintura pa dito sa loob na naiwan or tingin ko nasunog to na clear coat. Yan o. Ang daming parang damage. Hindi siya magandang tignan sa totoo lang. Hindi siya magandang tignan. So ang gagawin natin dito is siyempre, iraratlock natin ng mas pogi ng 10 beses at mas maangas tignan kaysa dito. Hindi naman ako naninira ng ibang nagraratlock, pero masisigurado ko sa sarili ko na mas maganda yung ratlock na ginagawa namin. Kasi pare-parehas lang naman kami gumagawa ng ratlock eh. Ito yung type na ratlock na ginagawa nila. Sa amin naman, ibang type din, ibang klase rin. Literal na ibang klase. So let's go! Literal na ibang klase. Ang ginagawa natin ngayon is nagtatanggal lang tayong kulay. Tatanggalan muna natin ang kulay to. So, eto. Natanggalan na natin siya ng kulay. Yan. Kitang-kita nyo. Lahat ng sulok-sulok niyan, wala na. Yan. Dito sa loob, wala na rin. Inabot na tayo ng ulan eh. Inabot na rin tayo ng kinabukasan. Kasi ang hirap tanggalin nung clear coat na nakalagay dito yung una eh. Yan. Ngayon, ang gagawin natin ay kikinisin pa natin lalo to. Mas makintab pa at mas maganda. Pantay yung pagka-buff niya. Yan oh. So, sige, buff na tayo. Yun oh. Oh. Saka yung marka dito kanina, pati yung dito, wala na. Okay na, nagawa natin ng paraan. Madumi pa siya eh. Dilinisan pa natin, pero kung makikita nyo, damn, hanggang loob. Damn. Okay na yan. Hugasan lang natin, tapos iinitan na, lalagyan ng titanium. Makikita nyo na lang mamaya kung nasaan na yung mga titanium na ito. Poging-pogi ito sigurado. Naku, excited na ako. So yan, tapos na natin i-gawing titanium. Hindi na masyadong kita, gabi na eh. Bukas makikita nyo to kung gano'ng kaganda. Nabot na tayo ng gabi, pero okay lang, quality naman pagkakagawa. Matutuwa ang may-ari.
matutuwa ang may-ari dyan. Good morning. So, ayan. Umaga na. And dito na ang ating PCX na pipe. Makikita nyo kung gaano pulido ang gawa ng Z-Trad Loop. Itong gustong-gusto ni Sir. Pati yung narito. At yung kintab ng pagkakayari dito sa pipe na yan. Naglagay din tayo dito ng titanium sa bandang likod. Yan o. Para quality ng quality. Kasi mamaya ihahatid na namin to sa Binondo. Masyado malayo si Sir. Ayoko nang magkaroon pa siya ng problema dito. Or madismaya na naman siya sa pipe natin. Or mamaya may ayaw siya. Ipagawa niya uli. Masyado siyang malayo. Magagastosan siya talaga dun. So yan, ginandaan na talaga natin. Pero ganito naman talaga tayo gumawa ng pipe eh. Maganda naman lagi gawa natin. Damn! Ano, kitang-kita. Angas, ah, parang gatlinggan yung ano, yung nguso ng PCX. Pero, poging-pogi, ano. Damn! So, isprayan na natin ng top coat na gamit natin. 1.5. Talagang sinabi ni Sir na ito ang gusto niya, yung 1.5 degree Fahrenheit daw. Para mas maganda yung pagkakagawa at maganda yung kintab, kasi mas makintab to kaysa dun sa 550 eh. So yun. So papatuyuin na muna natin, ganun pa rin. 15 to 20 minutes patuyo, tapos lapat uli, tapos ganun uli, 15 to 20 minutes uli, tapos lapatan uli natin ang pangatlong coating. Ganun lang. Let's go. Ready na tayo. Papunta sa Binondo. Okay na rin yung pipe. Sana magustuhan ni Sir. So, biyahe muna tayo. Ayan, at sa hindi inaasahang pagkakataon, naputol yung belt natin. Lang tumigil yung makina. Nag-i-start pa naman siya kaso hindi na nagtutuloy. Naipitan na ng belt dun sa drive phase pulley. Sigurado na ganyan nangyari dyan. Buti nandito pa lang tayo sa malapit sa tikling. Hindi pa tayo nakakalayo. Makakapagpasundo pa tayo sa mga kamag-anak natin. Yung pipe nandun. Tamang care lang sa pipe. Wala eh. Papasundo na ako sa Binangkot at sabay ako. Ganun talaga, may mga pagkakataong ganyan. So, update na lang kung paano natin maihahatid yung pipe sa Binondo. Sige. So, yan, nandito na tayo sa Ongping, Binondo, Chinatown. Nakairam tayo ng motor, sabay ako natin. Ito yung pipe na ikakabit kay Sir pa rin. At kay Sir, Sir Steven, na may-ari ng pinakapoging PCX. Ang ganda. Sa malayo, para siyang dark white lang, pero pag lumapit ka, tignan nyo, may kulay pink tsaka violet. Naka-open siya eh. Eh dahil naglabas ng ordinance si Mayor, bawal na open pipe.
Poging stock na lang. So kakapit na natin to. Okay, nakabit na po natin kay sir. Ready to go na si sir. Poging pogi. Sir, maraming salamat po ah. Sir Steve. Thank you sa Sidrat look. Napakalupit ng pipe. Pagawa na po kayo. Wala kayong pagsisisi. Thank you sir. Thank you. Boss, thank you. Thank you po. Thank you. Ingat po.